our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Si Ninyo! Talaga Ninyo, ha? Kung ano-anong pinaggagawa mo, dinadamay mo ko. Naloko na. Ay, naku. Wag na natin patagalin. Actually, hindi ko pa to napapanood. Kaya lang medyo sabi nila, dinamay daw ako ni Ninyo. Anyway, sige, panoorin na lang natin. Sabay-sabay mga kababayan. At eto na nga. Pasok! Nagpapanggap na matalino pero mangmang. Sino yan? Puki ng inang nyo, sunugin ko kayo. Buisit kayo. Si Mike Cervera. E putang ina mo ba si Mike Cervera? Kinala ko personal. Iyaan mo na si Banat Bay Ninyo. Alam mo namang tatangat-tangat, engot-engot yun. Ano pa ba naman aasahan mo dyan, di ba? Kumikita na lang sa katangahan niya eh. Ayaw mo na. Kung yun yung makakapag-angat lalo sa kanya yung paggamit ng pangalan ko, hayaan mo na. Naloko na. Diba? Sige, tuloy mo na nga. Ilang beses ko nang namit yan. Ilang beses ko nang nakaharap yung mama. Manyak pa sa tunay na lalaki yan. Uy! Hindi naman baka si Mike Cervera. Ang manyak! Kalokohan mo, Ninyo. Mamaya mapanood to nung jowa ko, ha? Uy, Jen Angeles, ha? Wala akong kinalaman dito. Oo? Naloko na. Wala akong kinalaman dito kay Ninyo, ha? Oo, opinion niya yan. Hindi totoo yan. Pero totoo, nagkita naman kami, mga kababayan, ha? Nagkita kami ni Ninyo ng birthday ko at sa mga ibang pagtitipon. Pagtitipon ng mga barkada, gano'n, ha? Magpabarkada. Kasi alam niyo, mga kababayan, siyempre, hindi naman natin maalis na kung ano yung isipin nila dahil nga yung estilo natin ng paglalay. Bakala nila ay malambot tayo. Pero alam niyo, mas gusto ko yun eh. Oh, mas gusto ko nang paniwalaan yung malambot tayo. Naloko na. Diba? Yun yung nakita nila. Siguro, hindi naman nila inaalam. Yan nga yung Sabi ko nga yan yung katunayan na hindi sila nagre-research. Basta na lang huhusga. Diba? Di tanga. Dinaligaw, diba? Ngayon, siyempre yung mga taong nakakakilala sa akin talaga ng personal, sila yung magpapatotoo. Yung sinasabi niya, nasa abroad daw si Banat Bay. Puki ng ina mo, isa kang... Hindi, ako yung sinasabi niya. Tuloy. Fake news nga. Nasa Pilipinas lang si Mike Cervera. Oo nga. Wala sa Amerika. Wala. Wala sa abroad. Wala. Tang inantok na naga si Byron, Teka, mamaya pa lang kami aalis. Mamaya pa lang ako mag-abroad ninyo. Aalis kami nung jowa kong mahal na mahal ko. Diba? Naloko na. Sige, tuloy natin si Ninyo. Kahit kailan pinapakita mo talaga na tanga ka, puti ng ina mo. Di ba Christian ka? Sabi mo, Christian ka. Pero huli mo, binagbakbak ang putang ina mo ka. Kuya, kahit na Birni Santo, Diyos ko, walang patawad. Kahit na Holy Week, walang patawad. Naloko na. Buti pa si Ninyo May pahinga. Sa bagay, hapit na hapit yung mga yan, Ninyo, Oo, mukhang kinakapos. Ha? O obligado? Naloko na. Diba? Siyempre, kung totoo yung balibalita na
na sila'y binabayaran. Diba? Binabayaran ni Kibuloy. Eh, siyempre. Alam mo na. Diba? Kailangan, ano ha? Doble kayo. Sabi mo, edukado kang tao. Hmm. Orang hindi naman. Oh, parang hindi naman ninyo. Diba? Mukha ba? Pero yung binintahan nyo ng kotse, nasingha ng Joe Duterte. Hmm. Iniskam ninyo. Ala, banat ba? Iskamer ka ba? Ano yung sinasabi ni ninyo na to? Anong iniskam nila? Diba? Niloko ninyo. Anak ko, niloko. Na hanggang ngayon yung papel ng sasakyan yung bulong. Naku po. Hindi niya pa rin magamit. Talaga? Pagkatapos yung makuha yung bayad, pinaasa niya yung mama, hindi niya pa rin nakukuha ang papel. Puta. Ah, eto pa rin yung dating issue ni Ninyo na hindi pa rin sinasagot. Oo, hindi pa rin sinasagot ni Banat Bay. Ano? Eh, baka totoo. Kasi hindi masagot. Alam nyo kasi mga kababayan, pag bibili kayo ng sasakyan, kailangan kompleto papel. Kailangan idaan nyo sa tamang proseso. Siguro yung bumili, tiwala, di ba? O, eh, tapos kulang-kulang pala dokumento. Ayun, tinamaan na ng lintik. Hindi mo yan maitatransfer sa'yo. Naloko na. Pasok. Inang yan. Tapos sasabihin mo kung ano-ano sa nasabi mo sa akin. Hindi mo nga maribatan yung tungkol sa sasakyan. Oh, diba? Sabi ko na eh. Kasi natanga ka. Diba? Kasi hindi mo kayang maisabi sa follower mo, Banat Bay, na isa ka rin scammer. Hindi mo ma-explain one by one kung binigay mo na ba ang papel. Diba? Kung hindi ka ba tanga, king ina mo, tapos nagmamangmaangan ka, pasasabi mo, hey, buhay si Kalbo. Ganyan si ano, eh, pukin ang ina mo, Byron. Simple lang ang ibig gusto kong mangyari sa'yo. Sagutin mo yung binintahan mo ng kotse na hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggap ang papel ng sasakyan. Nakuha nyo na ang bayad, pulipig na yung ali. Ayun o, na-interview ko, diba? Siya ang nagsabi niya, hindi ako. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nailalabas. Kasi nga, pinalabas yung bago, yung pala, bulok na pala, nakasimbulok ng pagmumuka mo. Okay ng ina ka. Tapos sasabihin mo, bakla si Mike Cervera. Sasabihin mo, sinasakyan ang pangalan mo. Sino ka ba? Ang sakyan ni Mike Cervera? Kinala mo ba personal si Mike Cervera? Huy! Ha? Parang ina mo ka, kahit hindi mo lang damay. Mama, may malalamon. Alam mo ba kung ilan ang brands ng parlor niyan? Oo nga. Alam mo ba kung si Mike Cervera kung ilan ang mga parlor niyan? Hindi niya alam ninyo. Ha? Hindi niya kailangan ng vlogging para mabuhay, gago. Oo nga, hindi niya alam yun. Ha? Eh ikaw, pukin ang ina mo ka, sa vlog ka lang din umaasa. Diba? Tigil-tigilan mo yan, Byron. Nakakahiya kang pukin ang ina mo ka. Tapos sasabihin mo, matinok ka. Ang ina mo, sagutin nyo yung sinasabi ni Joe Duterte na yung sasakyan na ibinenta nyo sa kanya na hanggang ngayon, wala pa rin yung papel. Pukin ang ina mo ka, sasabihin mo, bakla si Mike Cervera. Ang ina mo ka, eh, mas lalaki pa sa'yo yun. Gago, ganun lang ang galaw ni Mike Cervera, mukhang silais, mukhang baklita. Noong una, yun ang pinaghinalaan ko siya. Pero nung nakasama ko siya personal, nung nakahalubilo ko si Mike, putang ina, doon ko napatunayan na mas manyak pa sa akin yun. Babaero yun, gago. Boss Mike! Boss Mike! Si Mike, hindi ka naroon yung kinokontent eh. Oo nga, hindi ko naman kinukontent dyan. Parang eto si Ninyo, ano ba pinagsasabi mo? Hindi ko nga kinukontent dyan, di ba? Ngayon na lang, kasi nga, ganyan siya. Oo, oh, hayaan na natin, Ninyo. Oo. Ay, naloko na. Oo, oh, hayaan mo na. Basta tayo, tropa tayo. Ha? Tangina mo ka. Ano bang napatunayan mo sa buhay mo?
Ha? Magmarites. Ha? Tigilan mo. Ha? Tigilan mo. Ha? Huwag tayong maghindutan, Byron. Ha? Huwag tayong magletsehan. Okay ng ina mo ka. Hmm? Huwag tayong magpag... Huwag ka magpanggap na matino ka. Putang ina mo ka. Ha? Sasabihin mo, bakla. Ha? Gago. Para sabihin ko sa iyo, si Mike Cervera, ang kahinaan lang ni Mike Cervera, alam mo kung ano? Babaeng malaki ang puso. Oy! Mike! Mike! Yamitin ko na sa... Naloko na. Napakumalag yabon ninyo. Ano ba yung sinasabi mo? Naloko sabi na. Ko, itutuloy ko na lang ito. Para... Promise kayo mo lang ito na panood. Nagulat ako. Pusit ka. Ano pinagsasabi mo ninyo? Pambira. Talimaw, sige na. Patapusin na nga natin ito, ha? Walang ya. Damay na damay ako dito, ha? Ayup! Naloko na. Pinagpawisan ako ng baby. Baby, huwag ka magalit, ha? Naniniwala na raw siya. Play! Mm. Malaki ang susunog babae. Doon tinitigasan na si Mike Cervera. Pero sasabihin mong bakla si Mike Cervera, putang ina mo ka. Huwag kang mag-alala, Byron. Hindi ba meron kang dancer? Nag-girls? Nag-girlfriend niya? Uy! Wala na kami noon ninyo! Ganito! Bakit ganito yung mga sinasabi mo? Huwag na natin idamay. Oo, huwag na. Wala na yun eh. May iba na akong mahal. Oo, tsaka siya lang ang gusto ko. Makasama habang buhay. Oo, tama na yun. Sapat na, sobra-sobra na nga eh. Diba? Sobra-sobra na si Jen. Oo, diba po? Baby? Sapat na yun. Ikaw talaga naririnig yung mga sinasabi mo. Kaya lang naka-record na to. Nahirap na. Pusit talaga buhay to. Ah! Sige. Tuloy! Alam mo yan, di ba? Hmm. Di ba? Hmm. Pero naging karelasyon si Mike Cervera. Hmm. Na dancer mo. Pati hindi mo tanungin doon. Oo nga. Bakit nga ba hindi niya tanungin? Eh, nag-chat-chat niya. Nag-chat-chat naman siya doon at friend naman sila si FB. Di ba, ninyo? Iwan ko nga. Ah, naloko na. Di ko alam ninyo. Bakit kaya, no? Puro trip niya rin si Roy Domingo. O, pinapasa lang sa akin. Ah, naloko na. Sige. Kung bakla ba si Mike Cervera? Saka alam ko kay Mike Cervera, putang ina, malaki ang titi nun. Naloko na. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Naloko na. Baka walang yan. Hindi ko pa napapanood to. Naloko na. Alam. Hindi ko alam. Oh, iskandalo yan, ninyo. Yeah, itsura mo na. Ay, no. Pinagpapawisan ako sa'yo, ninyo. Nawawala antok ko. Inaantok na ako. Baby, huwag ka magpakita rito. Naku, ninyo. Hindi lang aktwal. Video niya mismo. Putang ina, nakita ko, pinakitahan niya ako ng video kung ano na yung lalababae niya. Tigil-tigilan mo, ha? Huwag kang fake news. Ninyo? Usapan natin, atin-atin lang yun, ha? Naloko na. Ay, naku, Diyos ko. Ayoko nang tapusin to. Bahala na nga kayo, hanggang matapos to. Ayoko na, ayoko na. Oo, ayoko na. Oo, sige, ito na lang. Bahala na kayo. Nasa Pilipinas lang si Mike Cervera. Oo! Oh. Gusto mo punta tayo sa bar niya? Pag may time ka.
Oh, anytime pwede ninyo, anytime. Oh. Masarap yung dinik ano niya ron, yung pulutan nila doon. Masarap yung dinikdikan nila. Dinakdakan ninyo, dinakdakan. Hmm, baka magustuhan mo. Oh. Tapos dalhin mo yung motor mo. Dalhin. Imbis na maganda yung bakasyon namin ni Jen, ninyo, narinig yung sinabi mo. Mukhang aawayin ako neto, ha? Hanggang papunta, pabalik. Ah, naloko na. Sige, tuloy. Byron, pagdala mo yung motor mo, magdudunate ako sa'yo. Ito, lighter, oh, pang sindi sa motor mo. Mm. Sunugin mo na yung motor mo, tapos sumama ka na rin. Ha? Sindihan mo yung motor mo para sunugin mo sarili mo. Hmm? Hmm? Saka yung sinabi mo dati, papapatay ka ka mo ng NBI. E po, kinanginan mo, ganun yung buhay ka pa rin. Oo nga. Oo, drama lang yun, ninyo. Alam mo, kapag ka ikaw, may gagawa sa'yo ng masyama, hindi na yung magsasalita, di ba? Oo, titirahin ka na agad. Drama lang yun, drama, di ba? Drama. Kaya tuloy. O, pati hindi mo mailabas kung sino yun. Gawa, kasi gawa-gawa mong kwento. Di ba? Yan ang problema sa'yo. Di ba? Huwag kang masyadong tanga, puki ng ina mo. Sasabihin mo matalino ka, sasabihin mo magaling ka. Di ba? Tang ina mo, tigilan mo. Ito oh, puki ng ina mo. Ha? Bobo ka. Tanga. Inutil ka. Ha? Huwag tayo magpakahilitsihan dito. Kasi itong si ano no, Banat Bay. Alam nyo, may punto naman si Banat Bay eh. Sa totoo lang, di ba ngayon kakampi niya na si Kibuloy? Oo. O, samantalang ito yung ginagawa ni Kibuloy, ni Banat Bay dati. O. Panoorin niya. Oh. Yung appointed son of God siya? Hmm. Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may-ari na sanlibutan? Hmm. Ba't di mo mapatigil to si Marcos? Oo. Oh. Oh, yan yung mga banat niya nung kay Kibuloy, ha? Ngayon kakampi niya na. Hmm. Di ba, kung talagang propeta ka na you are claiming to be? Hmm. Patansin mo nga. Oo. Oh. Hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Anong hiningi? Anong hiningi? May kaso? Anong hiningi ka nalalaman pa? Diba? Oy, naku, eh, karapatan ng ano yan, ng Amerika, na ano, nahulihin niya kasi nakagawa ng kasalanan niyan doon. Ano pinagsasabi mong hiningi? Ayan ang problema sa inyo eh. Lahat na lang ng ano, lahat na lang ng mangyayari sa mga, totong mga kalaban. Oh, ni etong mga lumalaban kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ikukonekta nila, isisisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos lahat ng nangyayaring masama sa kanila, 'di ba? Oh, eh huwag kayong gumawa ng masama para nang siya ganoon, eh walang ganyang mga issue. Eh gumawa ng ganung di umano'y mga ganung ano, kasalanan sa Amerika. Oh, ano magagawa natin? Oh, mapipigilan niyo ba 'yung Amerika? Wala. Ay, hindi ano natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Pag-resign ano na kayo? Anong walang ibang dahilan? Bobo talaga ninyo. Bobo talaga. Oh. Gate pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun. So magtatanga-tangahan na lang kayo? Ano magtatanga? Hindi, tanga ka naman talaga. Oh, sabi ni ninyo. Oh, pasok. Kasi ang gusto mo kasi, Byron, VIP ka parate. Di ba? VIP pa special treatment ka. Oh, edi pare-pare sila ni Maharlika. Di ba? Tayo okay lang kahit gedli-gedli lang eh. Ang tingin mo sa sarili mo kasi, ikaw ang angat. Di ba? Pag may mga kasamahan vlogger, ayaw mo makihalubilo. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, nasa higher ka. Yung mga nasa babang pinagmulan mo na mababa ka din nung araw, hindi mo kauri. Di ba? Huwag nga tayo magplastikan. Pag ang mga vlogger nga, di mo nga ini-endorse yung mga channel eh. Pag wala kang pakinabang eh. Di ba? Ayaw mong minimension. Kasi nga, kahati mo, kalaban mo sa GCash, sa mga palipad. Di ba?
Yan ang ayaw mo. Tapos sasabihin mo, kaibigan mo ako. Bakit nung hindi ka makatiis, binabakbakan mo ako, pupinang ina mo ka. Di ba? Oh, sasabihin mo, sira ang ulo ko. E pupinang ina mo, sasabihin mo, sira ang ulo ko. Mapatol ka pala sa sira ulo. E di masira ulo ka. Pupinang ina ka. Di ba? Kung di ka ba gago, kung di ka ba ulul, pupinang ina ka. Yan ang problema sa'yo, Byron. Ha? Bigla kang raratsyada pag hindi mo na matanggap sa sarili mo at di mo na kayang tiisin. Alam mo, Bay, ilabas mo ang tunay mong ugali. Ha? Ilabas mo ang tunay mong saloobin. Huwag yung magpapanggap ka na ikaw ay edukadong tao. Ha? Huwag mong sasabihin na ikaw ay matino. Pukin ang ina mo, lahat ng social media blogger, putang ina mo ka, mga abnormal, ako lang ang matino, pukin ang ina mo. Lahat ng political blogger, mga psychotic, ha? Ako lang ang tanging may utak at mo. Uy! Uy, ninyo! Oh, eh, paano ako? Kung ikaw lang matino, pwede ba dalawa tayo? Naloko na. Palino, ikaw po kinang ina mo kapag ginulgol kong mukha mo, putang ina mo ka, maniwala ka, kaibigan. Putang ina mo ka yung pagkapamit mo, papanutin kong pagmumukha mo, putang ina mo ka, Byron. Sige naman. Trust me. Ha? Kung wala pang nagmura sa'yo dahil pag-araw ng Holy Sunday na tinatawag na Easter Sunday, itaga mo sa pagkabtao mo, ako palang ang magmumura sa'yo, puki ng ina mong banat bayga na Byron Cristobal ka. Ngayong Sunday, ha, ng pagkabuhay, puki ng ina mo. Ha? Kung wala pang nagmumura sa'yo sa talambuhay mo, putang ina mo ka. Ha? Ha? Tang ina mo ka. Ha? Huwag kang magpanggap na matalino kang pukin ng ina mo ka. Isa ka rin bobo, pukin ng ina mo. Kasama mo yung BMR na hindi na nakakakantot, na hindi na tumitin. Uy! Sino yun ninyo? Hindi ko kilala yun. Naloko na. Sige. Nawala yung antok ko. Grabe ka ninyo, ha. Igas ang bayang niya. Puki ng ina ninyo, ilang araw akong nananahimik. Dahil Holy Week, puki ng ina nyo. Ngayon, tapos na ang Holy Week, bullshit kayo. Puki ng ina ninyo. Ha? Ha? Ito ang tamang oras para magbakbakan tayo uli. Nako. Buwa ka ng ina ninyo. Nako, nako ninyo. Nang hamon na si ninyo. Sige. Oh, manonood kami. Ha? Ang ina ninyo. Hi, Jeric Panis. Pukin ang ina mo ka, Jeric Panis. Is talagang panis din ang utak mo. Ha? Ninyo. Ano kaya kung ganito na lang gawin nyo sa ulo nyo ni Banat Bay? Meron ako na-discovery. Alam mo naman, di ba? Siya, salon tayo. Oo, advice ko lang. Para naman, ano, tingnan natin, no? Kung sino talaga mas pogi sa inyo ni Banat Bay. Oo, tingnan mo to, ha, ninyo. Oy, Banat Bay, makinig ka. Para naman, ano, magka-idea. O, magka-idea kayo. Para medyo magka-itsura kayo. Naloko na. Pasok. Have you already heard about the wax bar? Ayan, no? Banat ba yun? Bagay sa'yo, oh. Diba? Ganyan, umuusok lagi yung ulo. O kaya, kanino kayo bagay yung hairstyle na ganito? Kay ninyo. O, comment nyo nga. Kay ninyo o kay ano, Banat ba yun? Barber in China? He is gaining quite the reputation for his unique and unconventional hairstyling techniques. Oh, sa China pala ito. Banat Bay, total naman ni Campaign China. Sa'yo na lang to, Banat Bay, ha? Oh, di ba?
Sa'yo na lang. Ah, naloko na. Oo, ganyang hairstyle. Ayos, oh. Umiilaw, mga bush, oh. Oo, di ba? Umiilaw yung ulo. Oo. Oh. Naloko na. Di ba? Bagay kay Banat ba yan? Ano? Hmm. Of wax. But what sets him apart is not just the wax, but the intricate designs. Naloko na. Even if it's like to these unconventional hairstyles. His creations are definitely not your average. Pwede, no? Pwede kay Banat ba yan? Oo. Sige, tuloy mo. Tuloy natin. Oh, para mapanood ni Banat Bay, magkaroon siya ng idea, pwede niyang gawin to sa ulo niya. Naloko na. Pasok. Uy, oh, plata po. Banat Bay, oh, plata po. Pwede to sa'yo. Ganyan, oh. Diba? Hmm. He truly transforms his customers' bald heads into masterpieces. Naloko na. Uy, oh, parang si Goku. Diba? Pwede yan kay Banat Bay, no? Parang si Goku eh, oh. Naloko na. Ito, ito na lang Banat Bay, oh! Oo! Oh. Abay, may kabuti sa ulo. Pwede to, Banat pa yan. OMG, look at that. O sa bagay, kamukha ni Banat Bay, ano? Hindi niya na kailangan na ano, magsukat. Meron ng reference si Banat Bay, oh. Di ba? Naloko na. Look, he created the location sign on top of his customer's head. Eh, ito pwede kay Ninyo. Ninyo, pwede sa iyo to. Lollipop. Total naman eh. Mahilig ka naman dumila. He even fashioned horns for another customer using red peppers and He even fashioned horns for another customer using red peppers and wax. Oh, yun, pwede, pwede. Oh, daming design dito, no? Bagay na bagay sa kanila to. Oh. How wild. Mm. Seeing his creations in person would be an unforgettable experience. Ayan, no? Sili, lagay mo. Banat Bay, oh. Pwedeng pwede sa'yo yan. Naloko na. Galing eh, no? Galing. Mm. Who knows? You might even leave with a wax masterpiece. Nga. Mm. Ninyo, oh. Sabi mo kay Banat Bay, pwede sa kanya yan. Naloko na. Sa'yo, yung lollipop lang ang bagay sa'yo, Ninyo, ha? Oh, Ninyo, yung lollipop lang ang bagay sa'yo. Ito, yan, oh, bagay sa'yo, Ninyo. Oh, yung the rest. Kaya ano na yon kay Banat Bay, bagay. Naloko na. Hmm. Ba- Tutuwa ako dito. Oh. Oh, anyway, mga kababayan, bye-bye! Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Boss Mike. Boss Mike. Boss Mike. Boss Mike. Boss Mike. Severa!